everyone, good morning. So this is Mayang Raketera once again, ang makakasama nyo sa umagang kay ganda. Ayan. So today's video, magluluto na naman ako guys ng simpleng recipe. Gulay, tapos may kasamang isda, plus bagoong. So later, samahan niyo ako guys. Simpleng ano lang procedure. But before anything else, kung hindi niyo pa ka-subscribe si Mayang, paki-search na lang sa YouTube Mayang Raketera and kindly like kung gusto niyo i-like and subscribe and hit the notification bell, dapat naka-all siya para updated ka and para ma-notify ka sa susunod na mga video kung meron man akong i-upload guys. So ayun, so tara and tingnan natin guys ang mga ingredients ni Maya. Bye. Hi everyone, welcome to my YouTube channel Mayang Raketera. Please like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. You can comment down and share. Thank you. So ito na po yung mga ingredients ko. So meron tayong kalabasa kasi nga hindi pa naubos yung kalabasa ko before. Nagluto na ako pero hindi pa naubos. So ayan, uubusin ko na. So meron tayong bagyo beans. And nilagyan ko din siya ng carrots. Halos magkakulay lang ang kalabasa at saka carrots. Tapos meron tayong kamatis, onion at saka garlic. Tapos lagyan ko siya mamaya ng bagoong and isda. So masarap kaya guys. Ayan. Sorry, di na sila guys. So later i-prepare na natin ang ating cooking pan. So, unang-una guys is gusto kong pakuluan muna yung ating isda. Pakuluan muna natin siya. Ayan. Para pakuluan muna natin siya. Hindi ko na siya i-fry. I-boil ko na lang siya saglit. Tapos, mamaya i-ano ko siya. Himay-himayin ko. And ito pala yung bagoong. Actually, luto na siya guys. Binili ko siya 35 pesos kay Nanay Lisa. Ayan. Nagbebenta siya ganitong ano. Luto na siya guys. Medyo matamis-tamis siya. And kasama ko si Nanay Lisa sa trabaho guys. Nagbebenta siya ng ganito. Tapos nag-free taste siya. Masarap naman siya guys. Tapos hindi pa naubos. So ngayon magluluto ako. Pakbit sana guys. Kaso nga lang wala akong mga ingredients na pang pakbit. So ito lang. So itry natin guys ang luto ni Mayang na maista plus bagoong. Ayan. Hi Ninay, Nanay Lisa. Shout out. Ito Nanay, yung bagoong mo. So ayan, medyo luto na siya guys. Konti. So kunin natin yung isda. Para madali lang siya igisa mamaya. Diba? Palamigin muna natin siya guys kasi medyo mainit, di ba? So, luto na, medyo luto na ang ating isda guys. Pinakuluan ko lang siya. Tapos kunin natin yung mga buto-buto para pagisa natin mamaya. Hindi siya makita. So, ayan na guys. So, sana hindi mahulog. So, himay-himayin natin yung ating isda. Tanggalin natin yung mga buto-buto. Mahilig kasi ako sa mga luto-luto guys. Kahit hindi kompleto ang mga ingredients. Basta importante lang. Hindi nasasayang yung mga ano ba, hindi masayang yung niluto mo o yung lulutuin mo. Diba? Siyempre, sarapan mo din konti. Lagyan mo ng mga seasoning. Ayan. Mayimayin. Ito yung ano ko.
kasi wala akong karne. So may isda. So umiyak na si Miming. Saka ibigay ko itong buto kay Miming. So, diba, ayan. Miming, kain na, Miming. Yan. Galit si Miming. Wala kang kalaban, Miming. Yan, kainin mo na yan. Ubusin mo, ha. So, ayan. Preheat natin ang ating cooking pan. Lagyan ng kunting oil kasi ano siya, hindi na kailangan ng maraming oil. So, lagyan natin ng kaunting oil, guys. Ilagay natin ang garlic. Tapos ilagay natin ang ating kamatis. Tapos ilagay natin ang ating isda. Kamayin ko na lang, guys. Malinis naman tong kamay ko. Tapos, kasi luto naman tong bagoong natin. Basta haluin lang natin siya ng haluin. Tapos, lagay na natin ang ating gulay. Hinalo ko na, mix ko na lang sila lahat, guys. Kasi pare-pareho lang naman sila eh. Sabay-sabay naman silang maglambot. Diba? Kakaibang pakbit ni Mayang, guys. Kahirap magawa ng video, no? Sarap. So, ayan, nakasalang na siya, guys. So, usap muna tayo, guys. So, shoutout pala sa mga tao once again, no, na tumulong sa akin, guys. Yay! Thank you very much sa support niyo, lalo na sa pag-view nyo or sa pagpunta nyo sa premiere kong ito, guys. Maraming salamat. Very appreciated po ang pag-thumbs-up nyo at sa pag-view nyo po sa video ko. Kung nagustuhan nyo ang video ito, guys, paki-like and comment down na lang. Tapos, baka mayroon kayong mga ingredients or mas ano pa na mga anong tawag dyan, pandagdag sa ano, yung mga luto-luto baga. So, i-comment nyo na lang doon, guys, kung ano yung mga style niyo sa pagluluto or sa mga ingredients. No? Kasi ako, guys, hindi ako mapili na, kumbaga, kung anong meron, yun lang. Kontento na ako, guys, kung anong meron. Diba, syempre? So, yan lang. So, tingnan natin, guys. Ha? Tapos ilalagay ko na ang ating bagoong. Bagoong.
And syempre lagyan natin ng kunting sahaw since napakuluan ko na yung isda kanina. So ang gagamitin kong pangsabaw is yung sabaw ko kanina sa isda, guys. So itagay ko dito yung sabaw ng isda. Diba, lasang isda pa rin siya. Kasi konti lang naman yung nilagay ko na sabaw kanina. So, yun na yun. Panlagay ko dito. Kasi actually, pag nagluluto ako, guys, lalo na pag isado, tapos may sabaw. So, ang ginawa ko pang sabaw is yung boiled water. Siya nilagyan ng asin, guys, kasi tama lang ang lasa kasi maalat na yung ating bagoong. Antayin na lang natin, guys, na maluto ang mga gulay. So ayan, tikman natin yung gulay, guys. Sarap. So luto na siya, guys. Simple lang. Ayan, may ulam na. Ulam na pang hapunan ni Mayang. So, thank you for watching.